What's up mga crank? And for today's video, after natin maglato-lato sa hala-hala at tayo'y umuwi na, let's go! It's 11:30 in the morning na dito, so medyo tirik na yung araw. Buti na lang, maraming puno rito sa hala-hala. At nasa harapan nga pala natin yung truck, yung napaka-alikabok. At ayan nga pala si Just Brother. Dire-diretso lang, maraming salamat sa mga puno dito. Kahit pa paano, hindi natin ramdam yung araw. Ewan ko lang mamaya pagdating natin sa May Teresa. Kitang-kita kung gano'ng katirik na yung araw yun, o galit na galit. So nandito na tayo malapit sa may bandang arko ng hala-hala. Ayan, napakasariwang hangin, maraming puno at puro palay at lawa sa kabilang side. At yun nga pala mga team taktak, hello, shoutout sa inyo, maraming salamat po. Kitang-kita na galit pa rin yung araw. So medyo mainit na, 38 degrees Celsius na yung temperature nung chinek ko dito. So nandito na pala tayo sa may bandang power plant. Ayun, ang ganda pa rin dahil mapuno. Ayun, puro grass, maganda yung kulay ng paligid natin dito. Pag nakita nyo na itong may mga ahon na part, ibig sabihin malapit ka na makalabas ng hala-hala. Malapit na sa pililya, yun, tulad nyo, no? Dire-diretso pa, nandito tayo sa may bukana. Ay, kada may puno, sinusulit natin yan para mapagtago sa araw. So ito na nga pala yung may intersection, o ito yung paletter Y, papuntang kabila, papuntang Bugarin at dito sa hala-hala. So ayun, syempre, hand signal tayo pag tayo dadaan para at least alam na mga kasalubong natin na tayo'y papas or dadaan. Sobrang tirik talaga yung araw. So ang usapan namin ni Just Brothers, mag-stop over kami dito sa Shell Morong. So para dito at least makapag-rehydrate kami, makapag-refuel at mapagdagdag kami ng tubig. Siyempre para na rin basahin yung ating balat dahil sobrang init, para iwas heatstroke mga crank. Fit bar at Gatorade ang ating binili mga crank dito sa Shell, pang refuel ng ating katawan. So saktong sakto to dahil maaahon tayo dito sa Teresa. Temperature nung dumating kami sa Teresa is 41 degrees Celsius na mga crank. So sobrang init na nito. So tips para hindi tayo ma-heat stroke. Number 1, make sure hydrated ka ka-crank. Dapat may dala kang tubig. Siyempre sobrang init dito, kailangan mong uminom ng tubig. In a while, hindi mo kailangang inumin talaga siya. Kailangan mong basahin yung lalamunan mo para at least hindi ka matuyutan ng lalamunan. Number 2, pwede mong basahin yung ulo mo, pwede mong basahin yung batok mo or yung part na sobrang naiinitan para iwas heat stroke pa din. So kitang-kita naman natin yung paggantong oras sa Teresa, sobrang init dahil bato yung paligid mo dito. So yung init ng araw na ipon lahat dyan, sobrang init. So iniiwasan ko talaga umahon ng ganitong oras dito, pero no choice dahil inabot na tayo ng ganitong oras, which is tanghaling tapat na. So another thing na pwede mong gawin, pwede mong buksan ng konti yung jersey mo para at least yung hangin pumasok sa katawan mo. So konting sipa pa at malapit na tayong makarating sa taas. So ayun lang mga crank. So pag hindi kaya, hindi naman kailangan pilitin, pwede naman huminto sa may bandang puno at uminom ng tubig at magpahinga. So yun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin, maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na video, like, share and follow for more. Follow me on TikTok and YouTube. Bye!